Hello! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Mga momshies! Andito na naman ako! Yan! Welcome to my channel! Hello, mga mommies! Yan! Andito na naman po ako. Magbabahagi po ako sa inyo ng aking mga ibang source of income. Yan! Mga momshies, yung mga other source ko po, ito nga po, isa po akong BPW ng barangay. Ano po yung BPW? Yan. BPW po is barangay population worker. So, ano po ang role ko bilang population worker? So, ito po ang minomonitor ko is yung mga 0 to 1 year old child health profile po. Ito po yung mga nagbabakuna, yung mga 9 months to birth, yung mga bagong panganak. Monthly po yan, minomonitor ko po, nililista ko po lahat. So, para makita po yung mga nagbabakuna at yung mga hindi nakaka-avail ng bakuna para pwede pong ipaalam sa kanila, ganun, na dapat magbakuna po sila. And then, isa pa ho is yung mga namamatay. Yan, minomonitor ko din po yan monthly. Yung kinakasal, yung live-in, at saka yung mga teenage pregnancy. Yung mga yun po, at saka yung migration. Yung mga migration po is yung dumarating dito, yung mga transient, yun. After 6 months po, nire-report ko na po siya. Ganun po. And then, yung mga umaalis din, yung tinatanggal din namin. Basta may 1 year, 6 months, pwede na po siyang kung wala na, hindi na po babalik rito, pwede na po siyang tanggalin sa listahan. Ganun. And then, other is yung mga OFW din po, ganun, nililista din po namin yun, at saka yung mga IPs, ganun, yung mga native, halimbawa yung mga kankan na yung mga ganun, nililista din namin po yun, yung mga NCIP, yun. Kaya ang role ko ay chismosa. Chismosa po ako kasi inaalam ko lahat, pati yung mga dalagang buntis. Pero don't worry po, mga mamshies. Ang nakakaalam lang naman yan ay yung BHW, ako, tsaka yung signatory. Yan, na aking report. Kabarangayan, tikayat ko lang kumaapo no at dati naganak kanyayo ita purpurokyo ipakaamuyo iti barangay health worker nga naka-assign kanyayo tapno kukunin ko po sa kanila yung data. Iko-consolidate ko po. Kasi hawak ko po ang buong barangay San Antonio. Ganun po. So, kung may mga hindi na i-report, hindi kayo makapag-report dahil nga halimbawa nasa Sitio Tabaruc kayo or sa Puro 4, basta malayo po sa ating health center, pwede po kayo mag-report sa bawat, naka-designate sa bawat purok po ninyo. And then, kukunin ko na lang po sa kanila. Ganun po. So, yun po ang aking ibang pinagkakabalahan ng mamshis. Yan. So, madami pong, hindi lang po iisa ang aking focus kasi nagtuturo ng bata sa module. And then, sa aking business na RTL, ready to lay chicken, ready to lay egg, ready to lay na paitlugan ng mga manok. And then, eto pa, barangay health, barangay population worker pa ako. At nagbo-vlog pa ako. Yan. So, marami. Maraming direction ng aking isip. Nag-a-antena siya. Yun. And then, syempre, bilang ina, bilang kapatid, bilang anak, bilang pamangkin, bilang kaibigan, bilang worker, yan, kailangan maging responsable tayo. Kailangan maging malawak na malawak ang iyong pangunawa para maging okay po ang lahat. Yan. Easy-easy lang. Huwag kailangang ma-stress sa mga struggles na yan. Lalo na po sa pag-vlog. Diba, mga mamis? Pwede rin, pwede,
rin po yung gawin itong pagbablog kasi hindi naman po siya mahirap gawin. Kahit po hindi maganda yung mga videos nyo, pag-uumpisa pa lang naman, post lang ng post, sige, post ng post, kahit na po walang kwenta, yan. Kasi yung failure mo, yun po, doon ka po matututo eh, sa failure. Ganun. Kung failed siya, so doon mo siya ulitin, di po ba? Sabi nga nila, failure daw is the best teacher. Yun. Kaya kailangan, maging confident ka, magtiwala ka sa sarili mo, maging positibo ka, na mag-grow din yung channel mo. Yan. Kasi talagang, kung iisipin mo yung struggle, hindi mo mararating. Kaya ang gawin mo, huwag mo nang isipin yung mga magsusubscribe sa'yo or yung mga subscriber mo. Though, kailangan din, kasi nga, para naman may palit yung mga effort mo. Pero kung titignan mo kasi, madidisappoint ka lang, lalo na kung maglalagas siya. Ano? Kaya ang gawin mo na lang, huwag mo na lang pong tignan yung figure. Ang tignan mo na lang is yung kung paano ay yung i-share mo sa fellow momshies mo. Yung mga everyday na experience mo na may i-share mo sa kanila. So yun na lang isipin mo. Maka-entertain ka din, maka-share ka rin ng inyong munting kaalaman, yan. Ano pa ba? Marami pa. Marami pong pwedeng i-vlog dyan. Mga herbal medicine, mga ganun, mamsis, mga yung mga halimbawa yung ano, yung aloe vera, pwede rin po yun. Kung may mga tanim kayo, pwede nyo pong i-vlog yun. Kung mahilig po kayo sa halaman, mga mamsis, alam ko po maraming marami ang mahilig sa halaman sa inyo. Pwede nyo rin pong i-vlog yun kung magaling. Alam ko naman magaling kayong mag-vlog. Yan. And then, pwede rin po yung mga lugar kung mahilig kayong mamasyal. Yun, pwede nyo pong i-vlog yun. Yan. And then, pwede rin po yung mga mukbang. Ano ba yung mukbang? Yung mga Q&A, yung mga yun, mga frank, yung mga yun. Pwede pong i-vlog yung mga yun. So, marami pong eksena, maraming episode na pwede pong i-vlog. So, yung mga yun po, kasi ang ginagawa ko, mga mamsis, ano, mag-research kayo sa YouTube, makinig kayo doon, ang daming pwedeng pakinggan na about how to make your channel, how to make a YouTube channel, yung how to grow your ano subscriber, ganyan. And then marami po, makinig lang po kayo doon para madagdagan po yung inyong knowledge. Kasi po kung mamshi ka, hindi porke mamshi ka, doon ka na lang sa bahay. Yung hindi na mag-grow yung isipan, may stuck ka na lang sa kusina. Hindi po, kasi kapag ganun po yung inyong knowledge, wala po eh. Yung bang parang pati yung iyong isip is may magkaka-Alzheimer na din. Dahil nga na-stuck ka na sa kusina. Hindi pwede. Kailangan po mag-level up din. Kahit mamshis tayo, kahit sa bahay lang tayo, kailangan mag-level up din yung ating kaisipan. Yan. Kailangan may maibahagi ka din, di ba? Kasi kung naman na ngayon, high-tech na ngayon, meron ng cellphone, pwede ka nang mag-load ng 50, makaka-search ka na. Ganyan, madami pong, basta ang i-search mo yung nakakatulong sa'yo. Para maibahagi mo naman sa iyong kapwa. Yun. Kasi, tingnan mo ma'am, siya sa ako 48 na. So, malapit na tayong, matsugi ba? Hindi, malapit na tayong, life is short nga eh, di ba? Malapit na tayong mawala. Ilang years na lang itatagal natin. So, sana, sabi ko nga sarili ko, noon ko pa sana ginawa ito. Kasi, gusto ko rin yung ganito. Yung bang, may ma-share man lang. Yung mga experience mo, ma-share para malay mo may matutunan sila doon, di ba? Malay mo ma-inspire sila sa ginagawa mong ito. O, kung may ma-inspire, may gagawa din. O, hindi mo alam eh, sa mga, isa po sa inyo mga viewer ko, may ma-inspire o gagawin din ang ginagawa ko, di po ba? Meron po kasing ganun eh. Yung mga, ba, kaya niya, mas magaling ako sa kanya. So, pwede ko rin gawin. Di po ba? Ganun, ma'am she's, di ba? Maraming ma-inspire. Sana mga ma'am she's, mai-inspire ko kayo, lalo na po yung mga magagaling, yung mga sobrang talino, yung mga napaka-resourceful. Pwede kayong gumawa ng vlog nyo. Yan.
Huwag po kayong mahiya. Ako nga po eh, sobrang mahihain ako. Pero kinakapalan ko yung mukha ko kasi hindi ko po ma-overcome yung aking fear pag hindi ko po uumpisahan. So kasi ako sobra eh, sobra akong mahihain. Ayaw na ayaw ko yung nagsasalita sa harapan. Kinakainisan ko yun. Iniiwasan ko talaga, lalo na yung mga reporting. Ganon. Ako, Diyos ko, iniiwasan ko. Pero kailangan eh. Yung bang, bago ka man lang sana, halimbawa, eh, may sakit ka na, hindi mo na kayang gawin. Sana, iniisip mo, sana ginawa ko na noon pa. Diba? So, habang okay ka pa, habang healthy ka pa, habang meron ka pang ihaharap sa mga tao, na presentable ka pa, yan, hindi ka pa nagkakakulubot, eh, ma-share mo na sa kanila yung iyong mga experience. Kasi we learn from each other, di ba? Every day is a learning process, sabi nga po nila. So, alam ko po na marami pa pong mas matalino, mas higit sa akin dyan na mga mamshis. So, alam ko po na kapag kayo ang gumawa nito, mas kakayanin nyo. Kasi ako, nag-uumpisa pa lang ako. Winawiden ko pa lang po yung aking kaisipan sa mga bagay-bagay. Ano? So, ganun po. Kailangan eh, maging resourceful tayo, mga mamshis. Ano? Kung gusto po nating mag-vlog, marami po tayong pwedeng i-vlog. Basta malawak ang ating kaisipan. Yan. Mag-search po tayo sa YouTube. Ganun po ang ginagawa ko. Nakikinig po ako. Halos lahat pinapakinggan ko na. Basta yung mga related sa YouTube, yung mga kung ano pwedeng i-vlog, kung yung mga latest, ang mga trending na mga issue, mga ganun. Pwede rin yung mga ganun. Pag-aralan nyo sa mga magagaling po. Yan, pwede nyo pong i-vlog yun. Ayan. So, yun. Para ano? Para makatulong po sa ating mga asawa. O, kung mag-boom po kayo, mag-click po yung inyong channel, o, di ba? Kung halimbawa po mga mamshis, may na-inspire pa sa akin ngayon, at gagawin nyo po, at malalagpasan nyo na po ako maunahan, di ba? Eh, i-shout out naman po nyo ako sa channel nyo. Ganun po. So, ganun lang. Ano lang yan? Una-unahan. Hindi naman po una-unahan yan eh, basta masipag ka lang. Yan, huwag po tayong maging tamad. Dapat po maging masipag po tayong mag-upload. Kasi kung araw-araw po tayong mag-upload, manonotice po tayo ni YouTube. Kung manonotice po tayo ni YouTube, isasuggest niya po yung ating channel. Halimbawa po, may nag-search, ire-recommend niya po yung masipag ng channel. Ganun. So, kailangan po, everyday po tayong mag-upload. Yan, everyday, kahit pa isa-isa, basta everyday, ganun, maging masipag. O halimbawa, sa isang taon, everyday kang nag-a-upload. O. So, yun, pwede rin yung ganun, di ba? So, yun po mga mamshis, umaba na po yung aking vlog. Yan, maraming salamat po sa inyo, sa nakabahagi na naman po ako sa inyo ng konting experience. Yan. At sana po mga mamshis, ma-inspire po kayo sa akin at gawin nyo rin po yung ginagawa ko. Yan. At sana maging successful po kayo. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga mamshis. Bye-bye. This is Joanne Basubas Agkawili signing off. Bye-bye mga mamshis. I love you all.